Inihahandog na ugnayan ang manggagawang migrante tungo sa pagunlad o mga taang. Ugnayan sa impapawid. Dito katotohanan ang pinapanigan at dito interes ng bayan ang pinoproteksyonan, hindi ang interes ng ilan. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Tulad ng dati, ngayon po ay araw ng Huwebes, ikasyam ng gabi. At narito naman po kami upang magatid sa inyo isang oras na balita na talakayan. At ngayong gabi po ay special po ito dahil marami po tayong tatalakayin at napakahalaga po ng issue tatalakayin natin ngayong gabi. Ito po ang inyong lingkod, Egay Bonzon. At ito naman ang inyong muli makakasama sa Himpapawid, si Father Aris Miranda.
Muli niyo kaming samahan sa isang oras sa programang ito. Itong episode number 47 na, kasamang Egay. At habang tumatagal, lalong umiinit ang mga ika nga, ang ating mga listener na talagang nananabik na makikinig sa tuwing Webes ng gabi sa programang ito. Lalo-lalo na napaka exciting ng ating mga naging talakay ng mga dagdaan, at lalo na itong gabing neto, dahil kamakailan lamang ay ipinagdiriwang yung ika-49 na taon nung nagdeklara ang diktadurang Marcos ng martial law noong 1972. Kaya nga, kasamang Egay? Sige, Father, diretso lang po. Ano po yun? So, kaya nga sa gabing ito ay napakapalad nga natin na maging makakasama natin sa gabing ito ang isa sa mga ika nga dumanas din ng malagim na pangyayari sa kasaysayan na nakaranas din ng matinding ika nga pakipaglaban, no, dito sa martial law neto sa panahon ni Marcos at maging hanggang sa ngayon. Okay. So, at saka, Father, ang ano kasi ngayon is September 23, di ba? Alam ng karamihan na pinirma ni Marcos yung Proclamation 1081 ng September 21. Pero sa history, eh, lumalabas na September 23 niya diniclare. Kumbaga parang in-announce sa TV, parang kumbaga masorpresa yung element of surprise na tinatawag, masorpresa ang lahat, hindi makapaghanda. Kaya ang nangyari nga, ayun, kumbaga may 2-day na delay yung 1081. So anyway, without so much ado, so ano natin yung intro natin para magsimula tayo sa ating talakayan, Father. Okay, so yun na nga. Ano nga ba talagang naganap nung taong iyon, no? At tukmang-tukma pala yung araw na ito na ginanap natin yung program, kasi 23 nga naman, yun ay na in-announce niya yung proklamasyon, no, ng martial law. So ano nga ba talagang naganap nung gabing iyon o nung araw na iyon nung nagsimulang ideklara itong martial law? So panoorin muna natin sa ang isang maikling video para magkaroon tayo ng background at pagbalik tanaw, no, doon sa naganap nung mga taong iyon. Back to studio. I find Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Ipinailalim ang buong Pilipinas sa batas militar. Bunga ito ng maraming taon ng pagtatago, pag-uusap at pagpaplano ni Pangulong Marcos at ilang katiwalang militar at politiko. Sinindak nila lahat sa banta ng komunismo at lumikha ng takot at gulo sa buong bansa. 14 na taon ng kapangyarihang walang pakundangan. Higit 50,000 tao ang inaresto at ikinulong. Marami sa kanilang pinahirapan na parang hayop, pinatay na walang kaso, at binura sa buhay at alaala. Pari, madre, estudyante, magsasaka, manggagawa, maralitang tagalungsod, mamamahayag, abogado, guro, politiko. Sarado ang Kongreso at ang mga hukuman, at inilipat lahat ng kapangyarihan kay Marcos. Bawal ang malayang pagpapahayag at sarado ang media. Ipinatupad ang pambansang curfew. Bawal ang rally, demonstrasyon, pulong, strike, picket at iba pang pagtitipon. Kanselado ang paglipad ng mga eroplano at hinigpitan ang paglakbay sa labas ng bansa. Nabuo ang kapit ng batas militar. At kahit nagwakas ito noong 1986, mapatuloy ang pagkapit ng Pangulong Marcos sa ganap na kapangyarihan. Matapos ang halos 5 dekada, tila umuulit na naman ang kasaysayan. When I said, I'll stop criminal. And if I have to kill you, I'll kill you. Personally.
Pareho silang walang pakialam sa karapatang pantao. Nalampasan ni Duterte ang bilang ng mga pinatay sa dalawang dekada ni Marcos, sa loob lamang ng 9 na buwan nang siya'y nasa pwesto. This drug war will continue until the just drug lord is killed and the pusher taken out. Sa kanyang malupit na giyera kontra droga, umabot sa halos 27,000 mga hinihinalang drug suspect ang walang kalaban-labang pinatay. Hindi pa kabilang dyan ang mga pinaslang na mga human rights lawyer at mga aktivista. Pareho silang hari ng disinformation. Sa likod ng pag-atake sa malayang pamamahayag at panlilinlang nina Marcos at Duterte, ay isang network ng propaganda machine. Kahit matagal nang patay si Marcos, patuloy ang mga supporter niya sa pagbura ng kanyang mga kasalanan noong siya'y pangulo. Historical revisionism ang tawag dito. Si Duterte naman, naging armas ang disinformation sa social media upang panatiliin ang kasikatan kahit nakaliwat kanan ang patayan. Hanggang ngayon, talamak ang mga troll online na bumabaliktad ng katotohanan para ipagtanggol ang mga kapalpakan ng pamahalaan. Ang bottom line, winasak nila ang demokrasya. Sa susunod na halalan, may pagkakataon tayong baguhin ang landas ng bayan. Okay, so maraming salamat sa kasamang Edo sa napakagandang intro. Video, intro ng ating talakayan ngayon. No? So pareho tayo mga Marshallo baby, di ba? Hey guy, no? Kasi ako ay nung idineklara Marshallo, ako ay 5 taong gulang na. Kaya ako naman 7, father. Okay, so nararamdaman ko na yung mga panahon na yun, lalo na yung curfew. So yun yung madalas sa sinasabi ng aming mga magulang na pag ganitong oras na dapat nasa bahay na. So, alas 8 pa lang, talagang hindi na kami pwedeng lumabas noong mga panahon na yun. No? So, yun yung isa sa mga, nung bata pa siya, hindi ko masyadong maintindihan. No? Kaya para mas lalo nating maunawaan, siguro ang issue neto, kasi hindi lang naman ito simpleng ika nga nagdeklara ng martial law at naging ganun ang pangyayari. Pero siyempre, may mga malalim na usapin dito sa martial law na bakit hanggang sa ngayon ay merong tinatawag na undeclared martial law, no? So nararamdaman pa rin ito ng ating kasalukuyang panahon. So para tayo ika nga malinawan at sa talakayang ito, tayo malaking papasalamat na pinaunlakan tayo ng ating pinakamahalagang guest, no, sa ating radyo so far sa ating broadcasting. So mari mong ipakilala kasamang Egay. Okay. So mga kaibigan, mga kasama, mga kababayan natin, ngayong gabi po ay makakasama natin ang CPPNPA founder, Chairperson Emeritus ng International League of People's Struggle and Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines, social activist, writer, poet, and active teacher. Walang iba po akong tinutukoy kundi si Professor Jose Maria Joma Sison. Magandang gabi, Prof. Maraming magandang gabi rin po at nagpapasalamat ako sa pagpapakilala. Okay. Okay, so live na live po tayo, Prof, no? Sa hindi lang dito sa Italia, hindi lang sa Europa kundi sa buong mundo kasi nasa Facebook live tayo, so nararating din ang mga iba't ibang lugar ng mundo, no? At maraming sumubaybay sa programang ito. So wala nang patumpik-tumpik, no? Nice kung ako muna magbato ng unang tanong. So 49 na taon na pong nakaraan magmula nung dineklara ang diktaturyang Pangulong Marcos ang batas militar o martial law. At naitala sa ating kasaysayan na si Professor Jose Maria Sison ang nagbigay ng malaking ambag at pamumuno sa laban kontra batas militar na humantong sa iyong pagkakulong at pag-torture. Maaari niyo po bang ilarawan para sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga di nakaranas o nakalimot o kinalimutan
ng madilim at malagim na bahagi ng ating kasaysayan. Ginawa ni Marcos ang proclamation number 1081 noong September 21, 1972 para ipataw ang martial law sa buong Pilipinas. Paraan niya ito para ipataw ang kanyang pasistang diktadura sa sambayan ng Pilipino. Agad ang resulta ng martial law ay ang pagsupil sa mga demokratikong karapatan, lalo na ang mga karapatang magpahayag at magtipon. Idiniklarang illegal ang mga organisasyong makabayan at progresibo at mga liberal party bilang partido ng bayan. Ang ginawa ni Marcos sa pamagitan ng martial law, tinipon niya yung kapangyarihan sa kanyang kamay, yung hindi lang executive power kundi pati yung kongreso niya, kongreso inalis at yung Supreme Court kinontrol at minanipula pati mga iba't ibang husgado at nagbuo ng sariling mga military commission. Siya na yung gumagawa ng mga batas sa pamagitan ng dekreto. Inaresto at ikinulong ang mga leader ng mga legal na puwersang nabanggit ko. Ipinasara ang mga mass media na elektronika, radio at TV at mga printed na periodiko at magazine. Sa gayon, naging monopolyo ni Marcos ang pamamahayag at pagtitipon. Inari niya ang mga pasilidad sa pamamahayag na kinumpiska, dagdag sa makinarya ng propaganda ng gobyerno, naging tanging Canlaon Broadcasting Corporation at Daily Express ang namamahayag sa private sector. Dagdag sa mga ahensya ng gobyerno, ang Kilusang Bagong Lipunan ang naging tanging partido at kilusan na pwedeng umiral. Dahilan ni Marcos na mag-martial law at maging pasista ang pagtugon sa umano'y social volcano na pumuputok na at ang pagligtas sa republika at pagtatayo ng bagong lipunan. Sa katotohanan, ang imbing na layunin ni Marcos ay mangagaw ng absolutong kapangyarihan sa kanyang kamay para sa pagsasagawa ng absolutong korupsyon. Ginamit ni Marcos ang mga militar, pulis at paramilitar para supilin ang legal na oposisyon, mga aktivista, kritiko at malawak na masa. Kung sumahin ang mga biktima ng pasismo, 70,000 ang inaresto at detenido ayon kay Enrile sa isang admission ni Enrile, at ito ay inuulit naman din ng Amnesty International. At 35,000 ang documented na tinorture. 3,257 ang pinaslang na documented para lamang dun sa ihabol dun sa its human rights case. At hindi mabilang ang disappeared, masyadong maliit yung yung documented dahil maraming pamilya na yung hindi nawawalan ng pag-asa na baka lumitaw yung disappeared, no? Isa sa mga kapatid ko, disappeared, no? Mabuti sa kanyang kaso, naipresenta ang ebidensya ng kanyang disappearance at responsibility ng mga ahente ni Marcos. May dokumentasyon ang malaking bulto ng mga biktima na tinipon ng Task Force Detainees at Amnesty International at ipresenta sa human rights case sa US sa tinawag na Hilaw et al. Versus Marcos State Case. Tinawag na pasistang diktadura ang marahas at antidemokratikong paghahari ni Marcos dahil nakabatay ito sa makauring paghahari ng malaking komprador na burgesya at mga sendero. Ang plunder na ginawa ni Marcos ay umabot sa konserbatibong estimasyon na 10 to 15 billion US dollars na pangunahing ninakaw mula sa National Treasury at mga foreign loans na ginamit sa mga overpriced infrastructure projects at purchases mula sa mga foreign corporations. Kinasabwat niya ang ilang krone sa paggampan ng papel
ng malaking komprador na burges. Hanggang ipapatay niya si Aquino noong 1983, suportado ng imperialismong US, si Marcos. Binigyan siya ng payo, armas at pondo kapalit ng paggamit ng mga US military bases. Ang foreign debt ng Pilipinas noong unang presidente si Marcos ay sa pagitan ng 500 and 600 million US dollars pa lamang. Pero sa pagtatapos ng diktadura, umabot na sa 29 billion dollars ang utang ng Pilipinas. Ang pinaka mabagsik na karahasan ni Marcos ay nakatutok sa kilusang revolusyonaryo ng sambayanang Pilipino na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas at ang Bangsamoro sa ilalim ng Moro National Liberation Front. Maraming masaker ang ginawa ng mga militar. Ang tinuhoy ko lang yung mga namumunong puwersa, pero ang masang sa mga komunidad ang naghirap, nagdusa, ang pinatay ng maramihan. Maraming inaresto, tinorture at ikinulong sa masa. Ayon sa International Red Cross, milyunan ang masang pinalayas sa kanilang mga lupain at tahanan para kamkamin ang mga ito para sa trusuhan, plantasyon at minahan. Sa aking partikular na kaso, na aresto ko noong Nobyembre 1977, sa isang baryo sa San Fernando, La Union. Duman ako sa mga torture tulad ng panggugulpe at water cure. Ang pinakamatinding torture ay yung higit na 5 taon na solitary confinement sa halos 9 taong pagkakulong ko. Ang naratibo ng aking torture ay sumitido sa Supreme Court ng Pilipinas at sa US Ninth Circuit Court sa human rights case laban kay Marcos. Kasali ako doon sa mga nanalo sa kasong ito. Habang nasa mahirap na kalagayan ako bilang preso sa MSU compound ng Fort Bonifacio, mataas ang aking moral dahil sa aking kasanayan at paninindigan. Pero natitiyak kong mahusay ang pundasyon ng kilusang revolusyonaryo sa 9 taon mula 1968 hanggang 1977 na ako ay tagapangulo ng Committee Central ng Communist Party of the Philippines. Noong pa bang 1968, nalaman na natin may balak na si Marcos na maging diktador at pinaghandaan natin ito. Gusto niyang sakyan ang tumitinding krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan para makinabang ng personal sa pagiging pasistang diktador. Nang nagdeklara ng martial law nationwide noong 1972, mga sangay at komite ng CPP ay naging nationwide na ang saklaw at malalim na nakaugat na sa mga panagpawis at kabataan. At ang New People's Army ay meron ng higit sa 30 guerrilla front na nasa strategic points ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa martial law, maraming puwersa at individual na nasa panganib na hulihin at patayin. Sila'y sumama na sa lihim na kilusan at sa sandatang pakikibaka. Sa halip na masugpo ni Marcos ang kilusang revolusyonaryo, iba yung lumakas ito hanggang naging principal na salik ito sa kanyang pagbagsak noong 1986. Okay. So, yun, narinig po natin talagang komprehensibo yung kumbaga year per year narinig natin mula sa sa pananitan ni Prof. So Prof, yung pangalawang tanong po namin sa panahon natin ngayon sa ilalim ng pasisang Raymond Duterte na di umano ay mayroong tinatawag na quote-unquote undeclared martial law, paano niyo po ito maihahambing sa panahon ng diktadoryang President Marcos? Kung pag-usapan muna yung tutukoy muna yung konsekwensya ng ginagawa ni Duterte. Sa absolutong bilang, mas marami pang biktima ng pampulitikang karahasan ng pasistang diktadura ni Marcos sa loob ng 14 taon kaysa sa mga biktima ng tirani at terorismo ni Duterte.
Kung hindi natin isama ang higit na kikigit sa 33,000 na pinaslang ni Duterte sa bogus na war on drugs. By the way, itong ginagamit kong figure ay kwan, yung pinakamataas na figure, yung conservative na kwan credible ay 27,000 ang binanggit sa inyong graphics. At yung hindi mapapaniwalaan yung claim na 7,000 lang ang yung pinaslang sa bogus war on drugs. Yan ay galing sa pulis ni Duterte. Ngayon, diyan na lang talong-talo si Marcos yung yung dokumentado ng extrajudicial killing ay 3,257 na isinumiti sa US Circuit Court, no? Pero yan, maliit din niya na bilang sa aktual, no? Na pinaslang ng rehimeng Marcos. Pero kung ihambing mo, kahit sabihin, war on drugs yan, hindi political lang, hindi bahagi ng political violence ni Duterte. Pero tinarget niya, mahihirap eh. Kaya ito yung isang tirano na gumagawa ng ng opresyon, isang political thing, no, isang political phenomenon, opresyon sa mahirap. Kinakaya-kaya niya na patayin ay yung mahihirap. Ayun pa ang masama at napakademonyo si Duterte. Dahil yung nagkunwaring linalabanan niya ang drugs, pero yung ginawa niyang pagpatay ng marami para mangibabaw na siya na yung supreme drug lord, kasama na sila Peter Lim at Michael Young, no? Yung sindikato na bale si Duterte naging hepe na dahil siya yung nagbibigay ng protection. At mga itong Chinese drug smugglers nito ay kasama rin nila si Polong na anak ni Duterte. Sa bilang ng biktima ng bogus war on drugs, malayong linampasan na ni Duterte sa si Marcos sa record ng extrajudicial killing. Pero kung tingnan natin ang proporsyon ng ginawa ni Duterte sa ibang krimen, sa kalaban niya sa larangan ng politika, malayong mas maraming krimen at biktima ni Duterte kaysa kay Marcos sa loob lamang ng 5 taon. Kung ang proportion tinitingnan natin, makita ninyo yung high incidence ng pagpatay ng mga abogado. Talo ni Marcos ang lahat ng sa bilang ng napatay na abogado, human rights defenders sa bilang ng mga namatay sa ilalim ng iba't ibang presidente magmula Marcos. Kahit sa nasa plunder or pandarambong, malayong mas mataas ang proporsyon ng pagnanakaw ni Duterte kaysa Marcos. Kaysa kay Marcos. Lalo na kung tingnan natin yung natuklasan ng Commission on Audit na 565 billion pesos na unaccounted o malabong accounting, divided by 50 pesos per dollar yan, at least 10 billion US dollars yan, no? Pero tunan natin ang saklaw at tindi ng terorismo ng Estado sa ilalim ni Duterte. Maraming nagsasabi na kahit na hindi pa nagproklama si Duterte ng nationwide martial law, nakamit na niya ang pasistang diktadura sa pamamagitan ng Anti-Terror Act ng 2020. Ito ang mas tuwirang sagot sa tanong. Nagumpisa si Duterte sa landas ng napatungong pasistang diktadura sa pamamagitan ng all-out war policy laban sa kilusang revolusyonaryo noon pa mang 2016. Nagkunwaring pinagpatuloy niya lang yung Auckland Bayanihan. No? Lumarga siya ng mabilis nang i-terminate niya ang GRP NDRP peace negotiations noong Nobyembre 23, 2017. Itinuring niya ang CPP at NPA na umano'y terrorist organizations noong December 5, 2017.
Itinayo yung National Task Force ELCA noong December 3, 2018 at tuloy-tuloy ang militarisasyon ng mga sibil na departamento at ahensya ng gobyerno. Sinamantala ni Duterte ang COVID-19 pandemic para gawin ang magkakaugnay na bagay para makamit niya ang pasistang diktadura. Iba yung pinabilis ang militarisasyon ng gobyerno at military control sa populasyon. Pinalaki niya ang budget at corruption allowance para sa militar at pulis. Pinalaki niya rin ang pagnanakaw niya at kanyang mga krone kaugnay ng pork barrel at overpriced purchases sa ngalan ng paglaban sa COVID-19 pandemic. At malaking bagay na nakamit niya ay ang Anti-Terror Act ng 2020. Ang Anti-Terror Act of 2020 ay mas arbitraryo at mas mabagsik pa kaysa Proclamation 1081. Kasi ano yan eh, kinalangan pa ni Marcos sumunod muna sa Commander-in-Chief provision sa dating konstitusyon bago niya ano inayos yung ano bagong konstitusyon na ano sinakyan ng mga so-called provisions na nagbibigay ng ano ng monopolyo ng kapangyarihan sa kanyang kamay. Basta i-red tag sa ilalim ng ano ng Anti-Terror Act. Basta i-red tag o ituring na terorista ng Anti-Terrorism Council ang sinuman maging target na siya ng indefinite detention, torture at pagpaslang. At mga pamamaran ng oplan ng Tokhang ang ginagamit para ilista, dukutin, i-torture at patayin ang may tinuturing na komunista o terorista. Magmula 2020, bumalis na dumami ang mga pagpaslang sa mga aktivista, kritiko, mga human rights defenders at mga peace advocates, pati na mga nagtatandaang NDFP consultant, no? Na wala naman sa ano na larangan ng labanan. Pakay ni Duterte at militar na pumatay ng marami bago halalan ng 2022 para lumaganap ang mass intimidation at maging paniguro ito na walang mabisang lalaban sa pandaraya seleksyon na tiyak na gagawin ni Duterte dahil sa kontrol niya sa militar, COMELEC at TIM Smartmatic. Motibasyon niya yung ano, pigilin yung pag-aresto sa kanya sa utos ng ano International Criminal Court matapos ang ano investigasyon na ginagawa tungo sa paglilitis. Well, so nakita nga natin kung gaano talaga kabangis yung ginagawa ni Marcos at siyempre gaano kabangis itong sa panahon ni President Duterte, no? Pero kahit gaano pa man ito kabangis, eh, may hangganan yan. So dito sa ikatlong tanong ko, kamakailan lamang nitong September 15, no, ang pre-trial chamber ng International Criminal Court ay nagpahintulot sa request ng prosecutor na umpisa na ang investigasyon sa mga kasong kriminal sa ilalim ng bogus war on drugs ni Duterte sa pagitan nitong buwan ng November 2011 hanggang March 16, 2019. E ano po ang masasabi niyo tungkol sa pahayag na ito at ano naman ang maaaring epekto nito sa pagtakbo ni Duterte na kinumpirma na niya bilang presidente sa darating na halalan? Mabuti at welcome na welcome ang pahayag ng ang pre-trial chamber number one ng International Criminal Court ay nagpahintulot sa request ng prosecutor na umpisahan na ang investigasyon sa mga kasong kriminal sa ilalim ng bogus war on drugs ni Duterte sa pagitan ng Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019, petsa ng ano pag-alis ng Pilipinas sa Treaty of Rome. Mahusay na pagkakataon ito para sa mga biktima at mga pamilya ng mga pinaslang
na ilagay sa record ng International Criminal Court ang mga testimonya at iba pang ebidensya. Sa gayon, pwedeng arestuhin si Duterte at mga kasapakat niya para litisin kaugnay ng mga extrajudicial killing ng siya ay Davao City Mayor hanggang presidente na siya noong 2019. Isa pa, may pagbabatayan ng mga historian at iba pang social scientist para husgahan sa labas ng husgado si Duterte bilang tirano at mass murder. Mahalaga rin yung paghuhusga ng mga social scientists at pati ng mga moral leaders tulad ng mga nasa simbahan, no? Gagamit na ako ngayon ng term na religious, no? Demonyo ang labas ni Duterte habang buhay pa hanggang sa kasaysayan, kasi hindi niya matatanggihan ang katotohanan ng pagpatay ng galibo-libo, 10,000 mga kawawang mahihirap, no, sa kanyang tinawag na war on drugs. Sa ngayon, hindi may tago ni Duterte ang takot niya sa investigasyon at sa hinaharap na may mandamiento aresto para sa kanya. Nag-ala Hitler pa siyang nagsasabi, magpapakamatay na lang siya bago mahuli at managot sa mga extrajudicial killing na krimen laban sa sangkatauhan. Pero ang pinakatusong balak ni Duterte ay manatili sa kapangyarihan para mahadlangan niya ang pag-aresto sa kanya. Plan A ay gawin niyang presidente ang anak niya o ang utusan niyang Bongo at siya naman ay maging vice president. Pero may humahabol na balita na baka kombinasyon ng Marcos at Duterte ang magiging hari-harian sa Pilipinas. Sa ngayon, kontrolado niya ang electoral process at vote count dahil kontrolado niya ang militar, COMELEC at TIM Smartmatic. Tulad nung sa nakarang midterm election ng 2019, linoko niyang election yan. Yung mga magagaling na kandidato, hindi niya pinulusot. Samantalang yung mga luko-luko tulad ng Bato at saka ni Bongo, sila pang naging senador. Kaya na, landslide pa. Talagang ang masagwa talaga ang ginagawa ni Duterte. Ang plan B ni Duterte ay magdeklara ng kunwari revolutionary government o martial law nationwide tulad ni Marcos para lubos na gawin niya ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, pati legislatura at hudikatura. Sa gayon, walang dudang maging ganap na pasistang diktador. Tingnan natin kung anong mangyayari. Siguro by December, masasabi natin na Plan A ang itutuloy niya dahil kontrolado naman niya yung electoral process. Okay. So, Prof, sa talagang sa binanggit niya, talagang makikita natin na ngayon pa lang ay nangangatog na si Duterte sa mangyayari sa kanya sa sinaharap dahil yung sa ICC pa lang. Kung dalawa yung mahirap niyang malusutan, yung paghuhusga ng taong bayan at saka yung paghuhusga ng ICC. So, sa tingin niyo po, yung pang-apat na tanong, Prof, ang darating na halalan ay magaganap sa gitna ng malawakang krisis pang-ekonomiya, pang-politika at pang-kalusugan sa Pilipinas at maging sa buong daigdig. Ano po kayang magiging senaryo na nakikita niyo sa mga darating na taon? Ano po ang nararapat na tugon ng taong bayan upang maibsan, kundi man mawakasan, ang krisis na ito? Totoong gaganapin ang halalan sa gitna ng isang malawakang krisis pang-ekonomiya, pang-politika at pang-kalusugan sa Pilipinas at maging sa buong daigdig kung mandaraya si Duterte at manatili sa kapangyarihan ang kanyang pangkatin, mataas ang probabilidad na babalikwas ang mga tao, pati militar magkahati, tulad na nangyari noong 1986 at ibinagsak ng masa sa EDSA at sa mismong paligid ng Malacañang na palibutan ang pamilyang Marcos at napalayas sila sa Pilipinas. Mas malalaking labadan pa ang mangyayari sa mga kalunsuran at kanayunan kung gagawa si Duterte ng malawakang karahasan para supilin niya
ang oposisyon, mga legal na demokratikong puwersa at malawak na masa bago, kasabay o pagkatapos ng halalan. Ibig sabihin, kung hindi may bagsak si Duterte sa isa o ilang araw tulad ni Marcos noong 1986 o si Estrada sa ano yun, noong 2001, sa pilitang aasang sambayan ng Pilipino sa digmang bayan sa linya ng demokratikong revolusyon ng bayan, dadagsa sa lihim na kilusan at sa hukbong bayan sa kanayunan ang napakaraming tao na ganap na nawalan ng tiwala sa nagaharing sistema at lalahok na sila sa revolusyonaryong armadong pakikibaka. Sa ganyan pa lang, pwede rin mangyari na patuloy na mahati ang mga loyalista ni Duterte at dadami pa ang hihiwalay sa kanya at lalaban sa mga krimen niya sa Congress at Judikatura. Kita naman natin ngayon na mga dating kaibigan ni Duterte tulad nila Gordon, Ping Lacson, Pacquiao at iba pa ay palaban na kay Duterte. Nalalantad na tuloy ang pandarambong ni Duterte at mga kasapakat niya sa pondo ng bayan. At may mga huwes pa na nagpapawalang saysay sa mga search and arrest warrant order na walang batayan. Minamatsyagan ko pa kung may split na mangyayari sa militar sa pagitan ng mga pro-Duterte at anti-Duterte. May mga retiradong general na tulad nila Nina Biason at Abad na nagpahayag laban kay Duterte. Signo ito ng biyakan sa hanay ng mga militar dahil sa paboritismo, corruption at abuso. Para labanan ang pandarayan ni Duterte sa halalan, mabuti kung magkaroon ng non-prel type na independent body na may mass support at may legal authority para sumabay sa vote count mula precinct level hanggang national level at para pigilin ang pag-ulit ng pandaraya na nang may 7-hour glitch noong Mayo 2019 kung kailan binago ang resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng electronic dagdag bawas sa reconfiguration ng voting results. Kung sakali manalo ang oposisyon sa darating na halalan, kahit na mamalaki ang mga hadlang, pwedeng ipasura ng bagong presidente ang lahat ng antidemokratiko at pasistang proklamasyon, utos at batas na ginawa ni Duterte at muling isagawa ang GRP, NDRP negotiations bilang susing hakbang sa pagkakaroon ng pambansang pagkakaisa para sa pag-unlad at makatarungang kapayapaan. Sabi nga ni Isko Moreno na kung maging presidente siya, bubuhayin niya muli ang peace negotiations. Ngayon, ang dahil sa nalalantad na mga pangurakot ni Duterte hanggang sa Senado, may posibilidad na kung hindi tangan ni Duterte ang gobyerno, siya ay ano rin, malilitis sa korupsyon. Yan ay nagawa na sa mga dating kaso ng dalawang presidente, si Estrada at saka si Gloria Arroyo. Pero itong si Duterte, binaliwala niya mga kaso kasi kapwa, mga aliado niyang kapwa niyang magnanakaw. At kung ano naman si Duterte, kung makailag pa sa ICC at sa husgado ng reaksyonaryong gobyerno, dapat naman siguro maghabol ng People's Court ng People's Revolutionary Government. Tatlong husgado ang dapat kumabol sa hayop na yan dahil sa pagkalakalaki ng mga krimen niya. So diyan natin nakikita kung talagang napakalaki talaga ng krimen na ginagawa ng pangulong ito, no? So kasama ng iyan, napansin ko nung September 21, no, nung may rally doon sa atin sa Pilipinas. Muli kong nakita uli yung mga nakasutana, siyempre doon din yung mga madre. So parang naglabasan uli at parang nabalik yung kagaya nung nangyari noon, no? So parang doon nga nabanggit kanina yung babalikwas ang tao, no?
At maaaring ito'y isang senyas na o senyales, no, at paghahanda kung sakasakali man talagang hindi manaig ang demokrasya sa ating bansa, no. Totoo 'yun, Father. Kaya nga kasi at saka nung 1986 eh ganyan, kung di ako nagkakamali, ganyan din yung mga signos, yung mga binanggit ni Prof na talagang walang ibang pupunta ng mga tao kundi lumaban, dahil kung ganyan ka pasista yung regime, ganyan ka brutal, yan pang gagawin natin. Alam nga namang mamatay ka ng walang kalaban-laban, di ba? So, tama eh. So, well, hindi rin man natin makukuha ang hinahangad natin kung hindi talaga tayo manindigan at lumaban. Hmm. So, yun naman ang susi dyan, ang magpasya, ang taong bayan, bilang isang demokratikong bansa. No? Ang taong bayan ang magpasya, so kailangan tayo rin ang manindigan, lumaban. Kasi lahat naman tayo may pangarap ng isang buhay na mapayapa at makatarungan. Sagana. Sagana. Pero hindi naman makakamit yan kung nakaupulan tayo o kung hindi tayo nagsasalita sa mga nakikita nating mga mali na nangyayari sa ating lipunan. So, well, Prof, madami na ho yung ating napag-usapan sa gabing ito at talagang punong-puno. Umaapaw ating, no? So, impormasyon. Ano pong, bago tayo magtatapos, ano pong mensaheng nais yung ipaabot sa ating mga tagapakinig sa gabing ito? Nagpapasalamat ako sa ugnayan, sa impabawid, sa panyaya na maging panauhin ako kina Father Aris Miranda at kay Guy Bonson bilang mga host at sa lahat ng ating tagapakinig na mga kababayan at mga kaibigan. Kahit tayo ay nasa labas ng Pilipinas, hindi mapapatid ang mga ugnayan natin sa inang bayan. At laging obligasyon natin na suportahan ang sambayan ng Pilipino, lalo ng mga nagpawis, at labanan ang mga pangapi at pagsasamantala na ginagawa sa kanila ng mga nasa kapangyarihan at mga mapagsamantalang uri ng mga malalaking komprador, asendero at burokrata kapitalista tulad ni Duterte at iba pang reaksyonaryong politiko. Dapat iba yung mapagmatsyag tayo, determinado at militante ang pagtulong natin sa inang bayan at mga kababayan dahil sa sumisiting krisis at paglupa ng pangapi at pagsasamantala ng kriminal na rehimeng Duterte na traidor sa bansa, tirano, mass murderer, mandarambong at manggagamcho. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po muli kay Professor Jose Maria Sison. Kasama ngayon, Guy? May intermission muna tayo, Father. Okay, so back to studio and so kami po ay magpapaalam na para kay Professor. So maraming salamat talaga sa gabing ito. Maraming salamat muli. Sana sa susunod po. Sa Professor, sa 50th anniversary, magsama-sama uli tayo dito sa Ugnayan sa Impapawid. Mabuti. I will look forward to that and avoid COVID-19. Okay. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Back to studio. Okay, so napakaganda ng ating talakayan. At siguro bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang mga sumubaybay sa atin, lalo na dito sa live. So nandito sina
Banggitin ko lang sila ng mabilis ang kasama ng Igay, si John Yab, si Daisy, si Wang, Jen De Jesus, Nining De La Cruz, Dit Centeno, Rene Valenzuela, Tess Avigutero, and si Ate Luz Manlapas, at ang mga iba pang sumubaybay sa atin sa Impapawid. So magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig, no? So, ano masasabi mo doon kasama ng Igay sa ating mga naging talakayan sa gabing ito? Well, first, well-informed tayo doon dahil, kumbaga, first ang information natin narinig kay Prof mismo yung ano, unang-una, siya yung naging biktima, no? Diba? Isa siya sa mga biktima ng torture, ng arrest, ng lahat, no? Kumbaga, tapos nung makalaya siya, no? At maging sa panahon ni Duterte, kasama rin siya sa, kaya nga binanggit natin kanina, siya yung pinaka-chief political negotiator ng National Democratic Front of the Philippines. So talagang, kumbaga, sa larangan yan, well-versed, no question asked. Hindi natin pwedeng tanungin yung, no? So, tsaka marami tayong nakuhang impormasyon. Maraming hindi natin nababasa sa dyaryo o sa anumang pahayagan, di ba? Lalo na yung mga senaryong, mga possibilities, no? Yung mga, at mga iba't ibang plano. Plan, oo, plan yung B, mga forecast. So, ito yung mga dapat bantayan. At siguro sa talagang sa darating na eleksyon, ay napakalagang papinantaong bayan na dapat tayo makilaw, makiisa. Oh. Para makamit natin ang demokrasya sa isang mapayapang paraan, no? So meron na tayo siyempre natutunan sa ating mga nakaraang sa mga naganap ng mga nakaraang rehimen, no? At na naipakita naman natin kung gaano kalakas ang taong bayan at sa tunay na mapagpasya, no? So kung ating pagbabantay noon, pagmamatyag sa mga pangyayari at ang ating pagkilos ay kung gagawin pa rin natin yan ngayon, ay makamit natin kung ano yung ating mga hinahangad. No? So, so yun ang, ewan ko anong tingin mo kasamang Igay. No? Sa bahagi... Tama, Father. Kasi, ibalik natin, medyo rewind tayong konti. Nung kapanahon na ni Marcos, pwedeng explain, mo yung mga experience. Kasi ako, Father, nung 1982, no? Kali nung magsimula ako mag-college hanggang 1986, aktivista na ako noon. Kumbaga, aktibo na ako sa paglahok sa mga ganyang ano. So, nandiyan pa si Marcos. Kumbaga, parang naranasan ko na rin yung lupit ng administrasyon niya. Ilang beses na rin ako nahampas sa Trancho, sa Mendiola, sa Liwasang Bonifacio, sa Luneta. Yun talagang nakalam ka ng tear gas, no? Labas-masok ka sa WPD. Tapos, kumbaga, nung eve ng pagtakas niya sa Pilipinas nung February 24, 1986, wala kami sa EDSA noon. Dahil yun ang alam ng tao, kala nila lahat nasa EDSA. Pero yung mga progressive group, nandun kami sa Mindiola. Oo, sa Mindiola. Kaya dinig na dinig namin yung chopper na sumundo kay Marcos that time, mga around si 8:30, no? Si Korsky, 9 o'clock. So, di ba, dami nga kwento ron. Na, kumbaga, sabi ni ng ilan, bakit nga raw napilitan si Marcos, no? Kung tutusin, pinagmamalaki nga ni Bongbong, dun sa interview niya kay Tony Gonzaga, that time, that last minute, hawak pa nila yung militar na binabara naman ni that time ni Fidel Ramos na sidewar lang. Pero whatsoever, kung ano man yung yung history nga, nagsabi na talaga umalis sila. No? At siguro, totoo yun rin yung balita na kaya napilita umalis si Marcos dahil sa pressure ng US. No? Na inamin din ni Imelda na sa isang interview niya, sinabi niya na isa rin sa nagpaalis sa kanila ang US. Ano yung mga dahilan? Unang-una, hindi siya magkakaroon ng political asylum na ibinigay sa kanya, 'di ba? May istorya pa nga yung Father, alam mo 'yun, 'di ba, nung pagka-alis nila sa ano, sabi raw ni Marcos bring me in Hawaii. Pero dinala siya sa Hawaii. Hindi pala sa Hawaii, no? Naiwi nila siya sa Hawaii after ilang years na. So, at wala nang buhay. Ibig sabihin, kumbaga, isa sa dahilan niya 'yun, yung political asylum. Ikalawa, yung
yung pag-freeze ng kanyang ill-gotten wealth, no? At alam naman natin na ngayon eh pinapakinabangan pa rin ang kanya yung mga kagaya ng sinabi ni Prof kanina na ilang billion yun. Rough estimation is $10 to $15 billion, no? So gaano kalaking so ibig sabihin kung ano yung $15 billion na yun o 10 sabi mo ng $10 billion kalahati ng inutang niya no, during his term. Mm-hmm. No kasi yung term niya is from 1965 to 1986 ang utang ng Pilipinas nung umalis siya anong dumating siya is 600 million nung umalis siya is nasa 28 million 29 billion no. Oh, 29 billion kung 10 to 15 almost half ng inutang niya nakuha niya. 'Di ba? At mind you, no mga kababayan, that time yung US dollars or that time yung ganung kalaking halaga, kung ikukumpara natin sa panahon ngayon, eh baka trillion na 'yon, 'di ba, Father? Yung value niya kumbaga 30 years ago or 35 years ago. Oh, kung siyempre kung iano mo doon sa kasalukuyang palitan, na talagang napakalaking pera 'yon, no? Mm-hmm. So eh 'yun na nga, no? Yun yung nga yung isang parang kung ihahambing natin dito ngayon, no, sa panahon ni Duterte, no. Nabanggit nga ni Prof kanina, no, na kung pag-uusapan yung killings, no, related to ano, yung political killings na sinasabi, mm-hmm, mas lamang si Marcos, no, nung panahon na yon, ganun ka kadugo nung panahon ni Marcos doon sa mga political killings. Mm-hmm. Kung ihambing naman kung dito naman sa panahon ni Duterte, kung isama mo yung victims ng bogus war on drugs, di hamak na lamang si Duterte. Doon sa mga extrajudicial killings, no. Mm-hmm. Pero ang isang punto ng sinasabi nga ni Prof kanina na kung proportion ang pag-uusapan, no, si Marcos, mm-hmm, ay 14 years. Yun yung napatay nung sa loob ng 14 na paninilbihan sa loob ng martial law period, okay? At itong si Duterte ay 5 years lang, okay? In terms of proportion, talagang napakalaki. Malaki yung kay Duterte. Oh, malayo si Marcos kung ikukumpara natin ito sa kasalukuyang rehimen ni Duterte, no? So, kahit sa ninakaw na ano, isa inutang. Sabihin natin, saka hindi lang 'yon kasi kung isipin mo, no, kung itong ngang mga unaccounted funds, no, na dapat nakalaan para sa COVID, kung tutuusin mo, 'di ba? Pwede mo rin isama 'yung mga biktima ng COVID eh dito sa mga killings na 'to kasi kung ginamit 'yung pera na 'yon para sa mga serbisyong pangkalusugan sa panahon ng COVID, hindi mas maraming ganun may sasalba, di ba? Mas maraming may sasalba na buhay. Makikita natin, maraming namatay kasi overwhelmed na rin yung mga hospital, pagod na rin yung mga manggagawa sa kalusugan, no? Yung mga medical personnel, no? Kasi isipin mo naman, yung sino bang hindi mapapagod, hindi pa naibigay sa iyo yung nararapat sa iyo, no? Katiting lang yung binigay dahil nga nag-ingay ang taong bayan pero binigay pero hindi buo, no? So ganun kung sa pili-pili yung pinagbigyan nila, Father. Pili-pili. Yung pang-isa. Saka ano, kita mo ongoing, no? At matindi na marami ding bahagi ng pera na yun ay ginamit hindi sa para sa pangkalusugan kundi sa mga ibang mga proyekto. Inagagastusan ng gobyerno, ibang proyekto na hindi naman tumutugon direkta dito sa problema ng COVID, no? So kaya hanggang ngayon ay matindi pa rin ang sitwasyon ng COVID sa atin ngayon, di ba? Kahit nagbago-bago na sila ng mga terminong kung ano-ano nila mga isa yata tayo sa bansang merong pinakamaraming bukabularyo pagdating dito quarantine. Sa ng quarantine ng public health protocols, no? Pero Father, pwede nating i-generalize yung ano natin, yung quarantine period natin. Ngayon ay nasa NECQ tayo. So, in a signal, ibig sabihin ay no ending. No ending quarantine. Period. Community quarantine. Never ending community quarantine. Kaya nga yun ang ano eh. Di ba lumalabas pa rin sa survey nga na tawag nito na dun sa UNICEF, no? Yung UNICEF, no? Sa mga kabataan na sinabi na isa tayo sa 5 bansa sa buong mundo na hindi pa nagbukas ang eskwelahan, no?
Kaya ngayon, napilitan si Duterte na mag-utos na magkaroon ng mga pilot areas na doon sa mga may ano, kukonti ang ano, ang COVID, eh napilitan siya magbukas. So ganoon eh, kumbaga kung makikita natin kung walang pressure politics na mangyayari, eh hindi siya bibigay. Halimbawa, tulad yan sa COVID response, 'di ba? Kung hindi nag-alsa yung mga doktor, kung hindi nag ano yung mga doktor, hindi siya magbibigay sa mga nurse. Yung mga health workers, kung hindi binunyag ng mga health workers, di hanggang ngayon nakatago pa rin yan sa mga hazard pay na yan, sa mga risk allowance sa mga health workers. Saka nakakita, mga frontliners mo, titipirin mo, pagnanakawan mo in yan times of pandemic. Diba? Saka ito rin yung ano, patunay para sa ating mga tagapakinig, no, na kapag hindi ka, ika nga, mag-aalsa, mag-aaklas, no, hindi ka mag-iingay, no, ay talagang hindi basta-bastang ipagkaloob sa iyo, no, yung bagay na yun na nararapat, no, kasi kung meron talagang mali, no, siyempre dapat ay dapat tayong ika nga bilang isang demokratikong bansa dapat ating ano ipaabot, dahil accountable sila, no, any government official is accountable to the people, no, so yung accountability ay napakahalaga nito, kaya dito sa panunid ni Duterte talagang mahirap ma-exercise yung accountability kasi lahat ng mga kumukwestiyon sa kanya, kinakasuhan niya, inuungkat, at lahat ng mga kinikwestiyon ay siya nagiging abogado sa kanila. So, parang one of a kind, no? So, parang katangi-tanging presidenteng gano'n ang kanyang ika nga asna, no? Sa taong bayan. No? Salip na suriin pa ng maigi, mas lalo pa niyang pinagtatanggol itong mga taong ito na nabulatlat na, na warak na warak na ang kanilang postura. So, parang narinig ko kay Duque yan. Ah. O oh, yeah. Naging famous na rin yung katayong warak na warak na eh, kasi winarak niyo ako. So parang nagdadrama pa siya sa harap ng matinding krisis na to, na para lang mapagtakpan yung ano, kung ano yung mga pinaggagawa. No? So, ngayon na pero ito din, ito nabanggit nga rin ni Prof kanina, no, na nakikita mo dito ngayon yung talagang nayanig yung kanyang puwersa, kasi mismo mga diehard supporter niya ay kumakalaban na sa kanya ngayon, okay? Sabihin naman ng iba na ika nga dahil politika kasi eh panahon na ng eleksyon, eh talagang darating si ganun. Pero bukod doon, talagang yan din nagpapatunay na talagang merong mga ginagawang na hindi tama, no, sa loob ng gobyerno, na itong mga tao nito na alam nila yan dahil nasa loob sila dati. Nasa loob at pinagtakpan nila yun noon, ay hindi na rin nila masikmura ang kanilang nakikita. So ito yung nagpapatunay na kung anuman talaga ang ginagawang masama ay hindi yan magpatuloy at mayroong hangganan. At mabubuwag ng mabubuwag yan sa tamang panahon. No? So ito yung isang bagay na dapat din nating tandaan. So, kasama nga eh, guys, ako, last days na naman. So, bitin na naman tayo sa oras. Bitin na naman tayo. So, anyway, I think busog na busog tayo dun sa discussion na ito. At sa mga hindi pa nakasubaybay, siguro sa mga nakasubaybay ngayon, pakishare nyo na lang dun sa mga friends nyo para at least mapakinggan din nila. Kasi maraming mga datos, informasyon na ating nakuha sa gabing ito na hindi natin nababasa sa mga pahayagan o naririnig sa mga balita sa radyo man o sa telebisyon. So I think napakaganda nung ano. Okay. So wala ka bang babatiin kasamang Igay? Yung mga natin, yung mga binabanggit natin sa mga radio program natin. Kapedo. Nawala sa script ko yan. O yan, i-plus natin. Cyber Kapihan, Pinoy Radio Europa, okay, Radio Silakbo, Ugnayan, Panghimpapawid. Okay? Ito yung ating mga ika nga kasamahan sa iba't ibang radyo sa buong Europa, no? Na ating mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo. Hanggang Linggo, no? Lalo na sa araw ng Linggo ay tuloy-tuloy 'yan ng ano. Sa ating lahat ng mga sumubaybay, nawala na rin tayo ng oras dito sa mga
Kung may mga katanungan pa dito, siguro yung iba, kanina may napansin ako kanina, pero dahil nga hindi rin natin hawak yung buong oras ni Prof, no? Dahil ito lang din ang hiningi nating panahon sa kanya, no? Lalo at gabi na ngayon, no? Siyempre, kailangan na rin magpahinga niya. Okay. So, wala na tayong babatiin. So, tayo na yung magpaalam kung ganon. Okay, so muli, si Father Aris Miranda ito. Maraming salamat sa ating mga tagayong papawid sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat din sa mga bumabati dito sa ating Facebook Live. Maraming salamat din sa ating text. Siguro hindi natin kalimutan si kasamang Edo. Magpakita ka naman kasamang Edo. hindi siya sumama kanina sa discussion eh. Oo, laging nasa background si kasamang Edo kasi eh. Ano, so, pero siyempre kung wala si kasamang Edo, wala rin tayo dito. Yun ang ano, napakalaga, gulugod yan ng ugnayan si Papawid. No? Okay. So, hanggang sa susunod pong linggo, ito po yung lingkod, Egay Bonzo. At pakinggan po natin ang pagkain ng buhay. Nawala na tuloy yung ating tech. Pagkain ng buhay. Wala akong marinig. Okay. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16. Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi mawala ang bawat nananalig sa kanya, kundi magkaroon ng buhay magpakailanman. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa Himpapawid ay inihandog ng umangat ang ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pag-unlad. Thank you.
isang kabanata sa buhay. Mga sandali makulay ang mabuhay sa pag-ibig.